here, Rodil. And we're now going to talk about Nancy Holt! Number one. Nancy Holt is an American artist na kilala for her public sculpture, installation art, and land art. Fact number two. She was born April 5, 1938 in Worcester, Massachusetts. Fact number three. Third, she is an only child and lumaki siya sa Clifton, New Jersey. Tapos, ang tatay daw niya is a chemical engineer and her mother is a housewife. And her mother is a housewife. Fact number four. She died last February 8, 2014 at the age of 75 years old dahil sa leukemia. Fact number five. She graduated from Tufts University in Medford with a bachelor's degree in biology. O, diba? Nakaka-relate. Fact number six. After college, sa New York City na siya nanirahan kung saan nakilala niya at nakipag-collaborate siya kina Carl Andre, Michael Hazer, Eva Hayes, Richard Serra, and Robert Smithson. Fact number seven. 3 years naman after niyang makagraduate, she decided to marry Robert Smithson, who is a fellow environmental artist. Fact number eight. After ng kanilang masayang love life na nagtagal ng 10 years, Smithson died because of plane crash. After mamatay ni Smithson, hindi na ulit nag-asawa si Nancy Holt. Fact number nine! So, nakilala siya sa large size specific works niya and yung role niya in developed land art in 1960s. Tapos, nag-work din siya sa film, nagbibideo siya, and nagpo-photography siya, and nag-create din siya ng maraming works of public art. Fact number 10. Earthworks yung tawag sa works ni Nancy Holt kasi yung artworks niya nagpo-focus sa fixed point na tungkol sa sun, sa earth, at saka stars. Here are the top 5 most recent artworks of Nancy Holt. Tunnels. Natapos to noong 1976. This project contains 4 tunnels that are concrete tubes with an X shape and each drill with the holes is patterned toward the constellations of Draco, Perseus, Columbia, and Capricorn. The size of these artworks is 9 feet high by 18 feet long. Makikita tong artwork na to sa Great Basin Desert, west of Bonneville Salt Flats. Ginawa ni Nancy Holt tong sun tunnels para maging connected yung langit sa lupa kasi kapag tumama yung araw dun sa tubes, magkakaroon ng reflection at magiging mas makulay yung tubes na ginawa niya. Tapos, dalawa sa ginawa niyang tunnels naka-align kung saan sumisikat yung araw. Kilala siya sa pagiging landfill kung saan doon tinatapon ng mga decomposing garbage like biodegradable or non-biodegradable. Breaking Ground, Broken Circle, / Spiral Hill. Ginawa ito ni Robert Smithson at natapos noong 1971. Pero hindi niya ito natuloy na gawing film kaya ginawa ito ni Nancy Holt after 40 years. Ginawa itong film ni Nancy Holt kasama si Teo Tegelaeres na member ng Foundation of Art and Public Domain. Pinagpatuloy nila yung drawings at yung mga iba't ibang naisip ni Robert Smithson. Nagawa itong film na to on behalf of Land Art Contemporary Program. And this video will be guided by Smithson's drawing and field notes. Rock Rings. This earthwork was completed in the year 1978. According to Nancy Holt, the idea for the stone closure rock ring seemed to emerge out her growing awareness for the lush northwestern terrain. Yung rock rings consist siya ng dalawang stone at saka ng isang mortar rings. Yung outer part ng rock rings may diameter siya ng 40 feet while yung sa loob ng rock rings may diameter siya ng 20 feet. The 10-foot tall rock walls have 2 arcs aligned to create a central north-south axis as well as the 6 holes constructed by a viewpoint. Yung ginamit na design at saka yung material sa earthwork na to ay linked directly to the nature. Yung ginamit na stone is a schist stone, which is a stone that is near
dry from a British Columbia. Tapos yung skistone na yun may luminous and sparkling effect in the sunlight. The ring was plotted in a celestial pattern using the North Star as its guide. The four arcs are situated in the four points of the compass. The making of Amarillo Ramp. The making of Amarillo Ramp was the latest or the last film of Nancy Holt. The making of Amarillo Ramp was original artwork of her husband, Robert Smithson. Unfortunately, Robert Smithson died because of plane crash. Kaya tinuloy ni Nancy Holt tong ginawa niyang artwork kasama sila Tony Schiaffrasi and Richard Serra. Noong May 14, 2016, in honor ni Preserve Rural Orange, si Nancy Holt, first of an annual award with her name. Pinaka-theme ng award na yun is the Nancy Holt Award, celebrating activism in pursuit of fair and just outcomes. Yung award na yun, nare-recognize niya yung citizens na activists committed to addressing toxic pollutants in the environment. Noong 2013 naman, the International Sculpture Center awarded its 22nd Annual Lifetime Achievement in Sculpture Award kay Nancy Holt and Beverly Pepper. And here are other awards Nancy Holt achieved. Anong significance ni Nancy Holt as a woman? Siguro ang significance ni Nancy Holt as a woman sa art, yung pagtulong or pagpapatuloy niya ng mga nagawa ng kanyang asawa na hindi natapos. Kasi parang doon, parang nagiging faithful din siya kasi love niya na yung paggawa ng art, tas love niya din yung husband niya, syempre. Other way niya para ipagpatuloy or ipakita pa sa asawa niya na love niya talaga yun kahit siya sa mundo ngayon. So ikaw, ano naman sa tingin mo yung significance ni Nancy Holt as a artist? As an artist siguro, yung yung pagiging unique nung topics niya, tapos yun. Kasi parang yun nga yung sabi, yung isa sa mga facts na nakafocus lang talaga siya sa sun, sa stars, ganyan. Sobrang earthy ng mga works niya, gano'n. Parang nagbibigay siya ng ibang, kumbaga, flavor. Oo, yun. Nagbibigay siya ng flavor. Basta, iba talaga, iba. Tapos, parang siya yung talagang naghuhulma ng setting ng pinaka-art niya. And that ends our video vlog. We hope you enjoy and learn something! Bye! After ng kanilang masayang love life na nagtagal ng 10 years, may dumaang track. Earthworks yung tawag sa... O diba, nakaka-relate? Lurate? Lurate! Nakaka-lurate! Nakaka-lurate pa talaga! Sorry.